Wala, Ate Neneng, ano nangyari sa binili mong lupa? Bakit iba na ang may-ari? Umuwi kasi ako ng Mindanao, ma'am. Okay. Tapos, pagbalik ko, gusto ko nang titirahan at pagtapos pagbalik ko, iba na ang may-ari. Bininta na niya ng iba. Nagdugay ka ba ka sa Mindanao? Taga dito manggod ko ba? Okay, so dugay ka dito? Mga upat katuig, mag-4 katuig. 4 years ka na sa Mindanao, pagbalik mo iba wala na may-ari. Ate Neng, talaga namang magmamay-ari yon kung 4 na taon mong iniwanan. Pero, binili mo may titulo? Wala, ma'am. Ano to, rights? Rights lang po. Magkano ang bili mo? 50,000. Amay, mahal din. Mahal din, gano'ng kalaki? 100 square meter. Nung umalis ka, 4 na taon, wala ka bang kontak, wala ka bang iniwan doon sa bahay? Wala akong iniwan nga kontak kasi wala akong cellphone, nagkasira-sira ang cellphone ko. Okay, Ate Neng, kung ine-expect mo na after 4 years, pagbalik mo, nandiyan pa yung lupa, so ngayon nagkamali ka? Wala na. Wala na yung lupa. Iba na may-ari. Iba na ang may-ari. Ano ba ang kasulatan nyo? Wala po kaming kasulatan, ma'am. Agoy, Ginoo. So, kanang kuan nga. Oo, mahirap pala talaga yan. Tiwala lang kasi ako sa salita, ma'am. Okay, ano ang mga pinangako niya sa'yo? Nung umalis ka ba, nagsabi kang paalis ka, pakibantayan yung lupa? Sinabi ko naman, ang sabi niya, okay lang. Akala daw niya sa akin, pagbalik ko ngayong bago nung March, akala daw niya hindi na ako babalik. Nangailangan siya ng pera, bininta na sa iba. Sabi ko, paano na ang pera ko? Pero wala naman akong habol, babalik mo lang ang pera ko sa akin. Wala daw siyang ipera ibalik sa ngayon. Kailan? Kasi ang hirap niyan, wala kayong kasulatan. Diba? Pero syempre, kailangan na nating makausap ang nagbenta ng lupa sa'yo na ibinenta rin sa iba. Vilma, pasok! Siya ang tanong, bakit mo daw nagawang ibenta, Ate Vilma, ang lupang nabili ni Neneng sa'yo? 2020 po. 2020? Opo. So, anong papeles ang binenta mo? Wala po. Wala kayong kasulatan lang? Paano mo naging lupa yun? Paano ka nagkaroon ng karapatan, Ate Vilma, na ibenta yun? Rights lang po kasi yun. Matagal na po kami doon. Yung mga ano po doon, nagbibentahan po ng rights. Kaya... nang nagipit po ako, nanako po sa kanya, bininta. Bininta. Opo. Meron bang loop, titulo? Wala po. Paano mo nabenta? Kasi ikaw yung matagal na doon. Opo. So parang inari mo na yung katabi mong lupa, opo. Ganyan? Opo. Kasi po nangailangan po talaga ako. Hindi, pero ganun ba talaga ang kalakaran? Ganun po doon po. Ganyan sa mga, opo. Ano? Alam ba ng bagong owner na ito ay nabili na? Bali ngayon po, alam na po. Kaya aayusin naman po. Ano ba ang usapan nyo ni Ate Neneng? Magbabayad naman po ako sa kanya. Uhulog-hulogan ko na lang po. Kasi yung lima... Kaso, yung... paano na ako? Kung pahulog-hulogan mo ako, Mindanao ako niya dito, ano pa... Paano yan, magbayad mo sa akin? Kung hulog-hulogan mo? Kasalanan mo kasi, Ate Neneng. Paano ako magiging kasalanan? Tiwala ako sa'yo. Kasi mamamatanda na tayo. Ilang taon po kayo nawala? Tiwala lang ako sa'yo, Ben. 4 na taon po kayong umalis. Kung tao ka nga ikausap, kahit wala ako nakita ilang taon, kung iniisip mo nga ang pera kong nabigay sa'yo, kinain niyo sa mga anak mo. Dapat ingatan mo yun. Nag-ipit ako noon, tapos bigla ka nang wala. Kasalanan mo yun. Pinabayaan mo yung nakatiwangwang ilang taon. Kahit na iniwan ko, kahit 10 taon o 20 taon, buhay pa ako, kailangan iingatan mo kasi iisipin mo, kinain sa pamilya ko to, kailangan hindi ko nalang galawin yan. Hintayin ko mabalik ang nakabili. Wala ba kayo naging komunikasyon ni Ate Neng? Wala po. Sinira. Hindi ka nagtanong kung nasaan siya? Wala po, hindi na po siya napakita. Siniraan niya na po ako. Pagdating niya, siniraan niya na ako, siniraan doon sa lugar namin. Hindi sira yon, kundi tinatanong ako sa mga tao, paano na yung luti mo dyan nabili? Nabinta na ng iba. Oh, ngayon, ang sabi ko, bakit mo ibininta? Gipit ako sa pera at inibalik ko lang sa'yo dahan-dahan. O paano ako uuwi ng Mindanao, dahan-dahanin mo ako? Okay, pero kasi ang malinaw dito ay nung nabili mo,
at ikaw ay nawala ng walang komunikasyon, medyo meron ding pag-aalala doon, Ate Neng, kasi hindi natin alam kung ikaw ba ay nandito pa, kung nasaan ka, di ba? Kasi hindi kayo nagkaroon ng komunikasyon, di ba? Pero sa tingin ko, kailangan mo munang hinanap yon. Ate Vilma, nagulat ka nang biglang sumulpot si Neneng sa bahay niyo. Wala po eh. Bigla po kasi akong nagipit noon eh. Kaya naibenta ko sa iba eh. Kailan mo nabenta to? 2020, March 17. Yung nabili ko po, ma. Opo, nabili niya po. Tapos naibenta ko po sa iba ng 2020, December 18, 2020 pala. Ano, kailan mo siya nabenta? 2021. December 18, 2021. Isang taon pa lang nabenta mo na agad. Kasi po, yun po, kaya po naibenta ko po yun, ma'am. Kasi yung anak ko po nagkasakit, namatay po yun. Nagipit po ako. Okay, hindi yan ang point. Bago ko tawagin ang kakampi ng sino man, at inayang tanong ko lang, 2020 mo nabili. Opo. Pero pandemic yun. Oo, kasi dito... Cash mo bang binili? Cash ko yun po. Wow. Kasi yung pina na pinadala sa mama ko, yung naghati-hati na sila doon sa mana ng lolo ko, binigay ang bahin ko sa akin. Yung bahin is share. Share so, yun, binigay no? Yung share sa'yo. Yung la, lugar sa taon, akin. No? Walang natira. Kasi gusto ko naman makaluti para sa mga anak ko. Oo. Ay, hala! Siya ang naging ahente ng lupa na nasira raw dahil sa ginawa ni Vilma. Richard Pasok. Richard, nagalit ka daw kay Vilma sa ginawa niya? Opo. Bakit? Kasi po, yung commission ko po, hindi niya po binibigay. Kanino ka nang umisyon? Ay, kanino ka nag-ahente kay Ate Neneng? Opo. Bali, ikaw yung ahente, buong 50 binigay mo? Opo. Binigay niya, binigay po ni Ate Neneng sa kanya. Okay, tas wala ka nakuha? Apo. Wala siyang wala, nakuha? Wala po siyang binigay. Bakit? Kasi po, nung una po, pareho po kasi kami nag-ano ng ahente, nag-ano po, nagbenta. Tapos nung yung una po, hindi niya po ako, sinulot niya po ako, kaya gumaganti lang po ako sa ginawa niya sa akin. Ay. So tingin mo ba, Ate Vilma, dapat pa siyang bigyan nung kanyang parte? Hindi ko po talaga siya binigyan, ma'am. Kahit mga lang, kahit 5, wala. Hindi ko po talaga siya binigyan kasi yun na nga po nang nangyari. Siya naman ang bumili ng lupang nabili na ni Neneng. Myra Pasok. Myra, payag ka bang ibalik kay Neneng ang lupang nabili mo? Hindi po. Kasi nagbitaw rin po ako ng bakit? Pera eh. Nagbitaw po ako ng pera. Hindi naman po maliit na halaga yung binitawan ko. Magkano ang binitawan mo? 50K po. 50K. Kailan ka nagbayad? Nung ano po, 2020. 2020, tapos doon ka na rin nakatira? O, ngayon po. Ngayon doon ka na nakatira. Okay, so ikaw may papeles ka ba? Wala rin po. Oh, wala ka rin papeles. Kumbaga, paano ka nagtiwalang bilhin yun? Kasi po, nagtiwala ako sa kanyang walang kasulatan. Nandun na po, kapitbahay ko na po siya dati pa. Pero alam mo bang nabenta niya na yun? Hindi po. Kasi wala naman pong nakatira eh. Nakatiwangwang yung lote. Tinanong ko po siya kung mayroong may-ari. Eh sabi niya wala. Sabi ko, bilhin ko na lang. Ate Myra, nagtayo kayo? Dati lupa lang yun, tapos nagtayo opo. Na kayo? Opo. Ano yung tinayo nyo? Semento na? Sementado na? Hap-hap po. Ha? Hap na semento po. Pero ilang floor? Dalawa? Hindi po. Isa? Isa lang po. Sige, yun lang. Interesado na ako sa itsura. Oo, kasi kung nagtayo, mas mahirap umalis. Diba? Nagastusan eh. Nakikiusap naman po ako sa kanya, hulug-hulugan ko eh. Kaso nga lang po, pinag-chichismis nila po ako, sinisiraan na nila ako doon. Ate Vilma, yung narinig mo sa taong na biktima mo, kailangan mo tanggapin yun. Kasi kahit ako ginawa mo yun, makakarinig ka talaga sa akin para lang makalabas. Ano ba talaga ang pwede maging reaksyon kung niloko mo ko?
Hindi ikaw ang magtuturo noon, Ate Wilma, di ba? Buti nga yun lang ang ginagawa, ay yung iba, bayolente ho.